Emergency Medical Center. Dito, 24 horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot na sa mahigit 900,000 ang bilang ng mga healthcare workers sa bansa na tinatamaan ng COVID-19. Dagdag sa listahan ng mga namamatay sa sakit na yan, ang isang 30-anyos na nurse sa East Avenue Medical Center. Itinuring siyang low risk dahil bukod sa bata ay wala pong siyang ibang sakit. Pero isang linggo lang matapos siyang magka-COVID, binawian siya ng buhay. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa ikalawang sunod na taon, muling pinarangalan nitong Hulyo si Joey Ner bilang best staff nurse ng nursing service ng East Avenue Medical Center. Isang karangalan galing sa pamanuan at mga katrabaho ng isang nurse na angat ang husay sa ginagampan ng trabaho. Si Joey, wala siyang moods. Isa lang ang mundo sa kanya. Yung happy lang siya, magaan siyang katrabaho. Pag siya masaya, lagi siyang willing to help. Hindi mo pa sinasabi, nandiyan na. Never siyang nagkaroon ng tampo-tampo. Gabi ng September 16, nilagnat si Joey. Matapos ang dalawang araw, nagpatingin at sumailalim siya sa mga lab test. Pero normal naman ang mga resulta. At dahil may tuturing siyang low risk, 30 anyos lang, walang bisyo, walang ibang sakit, at regular din kumagbisikleta, pinayuhan muna si Joey na mag-home quarantine at nagpa-schedule ng swab test itong September 21. Pero pagsapit ng araw na yon, nakita ko parang hinihingal siya. Mabilis yung paghinga niya, pero sinasabi niya hindi naman siya hinahako. So sabi ko, pa-admit ka na. During his admission, nag-chat pa kami, nangungulit pa siya, nag-video call pa siya sa mga pamangkin ko. Kapwa frontliner ni Joey sa East Avenue Medical Center, ang kapatid na si John Paul o Doc JP kung tawagin. At madalas din daw nilang napag-uusapan ang peligro ng kanilang trabaho. Pero nagulantang daw si Doc JP sa di pangkaraniwang bilis ng paglala ng kondisyon ni Joey. Bago magtanghali nitong Miyerkules, September 23, isinailalim siya sa hemoperfusion, isang proseso para linisin ang kanyang dugo. Tachat ko pa siya nun, kakulitan ko pa siya until lunchtime. Tapos sinabi pa niya sa akin, nasa kwarto na siya, tapos na yung procedure, inilipat siya na ICU. Tapos mga 30 minutes, si Majok na nagsabi sa akin na kailangan daw i-intubate yung kapatid ko kasi bumibilis yung kanyang bleeding. Tapos mga wala pang 30 minutes after that, nag-arrest na daw siya. Noong araw din na yun, namatay si Joey. Oh, ang my lobya God. At kapwa nurse niyang si Majo ang nagbantay sa kanya sa ospital. Bilang isang nurse sa COVID ward ng East Avenue, sanay naman daw siyang makita ang paghihirap ng mga COVID patient. Pero hindi niya raw napaghandaan nang si JP na ang nakita niyang nag-aagaw buhay. Hindi po, hindi talaga. Hindi po si Joey. Hindi po pa naisip na ganun. Sobrang hirap. Sobrang hirap po talaga. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita si Joey na gano'n. Hindi ko masong sa isip ko yung gano'ng itsura niya. Kaya nakita ko na nahihirapan siya. Hindi. Kasalukuyan din naka-isolate at nagpapagaling ngayon mula sa COVID-19 si Majo. Pumayag siyang sabihin namin dahil bilang mga frontliner, taas to raw niyang ipinagbabalaki na tulad ni Joey na handang magbuwis ang buhay. Hanggang nitong September 23, pumalo na sa 9,267 ang mga medical frontliner na nagpositibo sa COVID-19. Mas nakararami ang nakarecover, pero sa kasalukuyan, 23 ang maluha o severe at 12 ang critical. 9 na po na ang namamatay. Naluluksa ang pamilya niya at ang mga itinuturing na pamilya sa nursing service ng East Avenue Medical Center sa bigla ang paglisan ni Joey. Hiling nila, huwag raw sanang mabaliwala ang kanyang sakripisyo. Kaya paalala nila sa lahat. Huwag silang papakampante. Yung COVID kasi, kahit na sinasabi nila na mataramihan, mild, paano kung severe ang gumapo sa'yo? Patulad yan, wala nang i-expect na ganyan ang mangyayari. So, dapat parati silang nag-iingat. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.